Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. As of 4 a.m., huli itong namataan yung sentro nitong si Bagyong Leon sa layang 645 kilometers, silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. At nananatili pa rin po ito ang severe tropical storm, although lumakas po siya bahagya. May taglay pong lakas ng hangin malapit sa gitna na 110 kilometers per hour. May pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour at kumikilos po west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kumikita po natin dito sa ating latest na satellite image, yung rain bands po nitong si Bagyong yung Leon ay nakakaapekto na sa may bahagi ng Bicol Region, gayon din sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. At habang papalapit po itong binabantayan natin na bagyo, yung rain bands po nito most likely ay magdudulot din ng maulan na panahon dito po sa may silangang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan dahil may mga posibilidad pa rin ng mga pag-ulan ngayong araw. Doble ingat po, lalong-lalo sa areas na kasalukuyan ay nakakaranas pa rin po ng mga pagbaha. Mamaya po alamin po natin yung mga areas na posible po makaranas ng malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Alamin naman po natin ang nilalaman ng ating latest track forecast as of 5 a.m. So meron po tayo yung forecast track or yung central track or magiging pagkilos nitong si Bagyong Leon sa mga susunod na araw. Meron din po tayong tinatawag na forecast probability cone. Yan po yung area na shaded or highlighted ng puti. Diyan po posibleng dumaan yung sentro nitong si Bagyong Leon sa mga susunod na araw. Meron din po tayong forecast intensity. Yan po yung inaasahang magiging lakas or kategorya ng bagyo habang patuloy po siyang kumikilos sa ating sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung area naman po na highlighted ng yellow or shaded yellow, yan po yung radius ng bagyo o dyan po mararanasan yung malakas na hangin na dala nitong si Bagyong Leon. Based po sa ating latest forecast track, kikilos pa po ito si Bagyong Leon, generally northwestward. At dahil nakapaloob po itong si Batanes sa forecast probability cone, hindi po natin inaalis yung posibilidad na maaaring maglandfall itong si Bagyong Leon sa may Batanes. Kung hindi man po siya maglalandfall, posible pong lapitan siya nitong sentro. Yung susunod na landfall scenario po natin ay dito na po sa may southeastern portion ng Taiwan. Samantalang, based naman po sa ating intensity forecast, mataas po yung posibilidad na mas lalong lumakas pa itong si Bagyong Leon habang patuloy pong binabaybay yung silangang karagatan ng ating bansa. Di po natin inaalis yung possibility na susunod na 12 oras, maaaring umabot po ito ng typhoon category. At patuloy pa rin po itong lalakas habang binabaybay yung extreme northern Luzon area. Maaari po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday ng gabi or Friday po ng madaling araw. At habang patuloy po siyang kumikilos northwestward, ay hindi din pa natin inaalis yung posibilidad mas lalo pa po itong lumakas. Pag nasa may area po siya ng Batanes at or southeastern portion ng Taiwan, maaari pa itong umabot ng super typhoon category. Kung makikita din po natin sa ating latest na track forecast, malawak din po yung sakop ng radius nitong si Bagyong Leon. Ilang bahagi na po ng Bicol Region ay nakapaloob sa radius ng bagyo. At habang patuloy pong lalapit itong si Bagyong Leon, mas marami pa pong areas ang makakapasok dito sa radius or yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Leon. Kaya naman, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, gayon din sa Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, pati na rin sa Apayao, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, gayon din sa Aurora, at sa northern portion ng Quezon kasama ang Pulilio Islands. Nakataas din ang signal number 1 sa Camarines Norte, sa eastern portion ng Camarines Sur, sa lalawigan ng Catanduanes, eastern portion ng Albay, northeastern portion ng Sorsogon, at sa Visayas naman nakataas ang signal number 1 sa eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. So yung area po ng highlighted ng light blue sa susunod na 36 hours, habang papalapit po itong si Bagyong Leon, posible po nating maranasan yung mga pagbugso ng hangin na dala nitong binabantay na bagyo.